Guys, ongoing tayong tabok. Field po. Ayan. Ano? Tabok. Field po tayo. Hindi po kasi ako maka-live ta. Wala po akong internet connection. So kaya binidyo ko, i-video ko lang. Ongoing tayong tabok. So nasa kwan na tayo, Nambaran. Malapit na tayo sa Tabuk Prophet. Ayan po yung cemetery na Nambaran. Ayan na po. Yun ang may tisdi. Ayan po. So time is 7:11 pa lang po na. 6 o'clock po akong malis sa bahay. 6 o'clock po. Sa plan. Target po natin ngayon is mabenta ko po lahat yung pan nasa yung product package na builder pack ko po. Tapos makapag-sponsor po tayo ngayon. Makapag-sponsor po tayo ng magpa-product package para po sulit naman po yung pagpunta natin ng Tabuk. Yeah. Wala kasi akong handle ng cellphone kaya bali, kung gusto niyo pong venture sa mga ganitong business, dapat po matuto po kayo tayong mag-fill. Para kapag sakaling kwan po, gagawin na natin ito, mas maganda kung nag-fill tayo kasi mas malaking opportunity po ang maibibigay pagka naka-fill po tayo. No? Kasi ang pag-fill po, dyan po yung direct niyo pong makakuusap o mabibigyan ng kaalaman yung kakausapin po ninyo. Mas maganda po kasi kapag personal po nila na nakikita yung mga products, nakikita kung paano natin pinipresent sa kanila, lalo na po dun sa part po ng kung paano po sila makatipid at paano po sila kikita regarding Santi Barley po. So yun po yung kagandahan po ng field. Sa expenses naman is okay lang naman kapag kakuan, pero kapag mas maganda kasi ang field kasi pagka pumupunta tayo directly sa kwan sa mga client po natin na tinatarget natin, mga prospect natin, mas maganda po pag makita nila personal na on hand po natin yung item o yung tinatawag po natin. Kasi yung iba po lalo na po kapag sa social media, marami na po kasi yung tinatawag po nilang scam. So, pero sa atin naman sa Santi, hindi naman na wala naman pong tayong issue ng ganyan, pero mas maganda po na maipakita po natin na talagang legit tayo, legit business owners po tayo. So, kaya tayo nag-field. Yan po. Ayan, dadaanan ko mamaya to, Rizal to, sa Babalag. Hindi pala Babalag to, pangalan ito, ayan, dadaanan po natin lang pag-uwi na lang po yan, dadaanan natin. Ang target ko ngayon muna is Bulano, Dagupan, then pagka uwi, itong part ng Nambaran. Yan ang pang tatargetin ko pag-uwi. So dapat go for Kwanako 25 nose, yung reject. Yun po, kapag tumarget pala tayo ng prospect natin, no, wag po tayong tumarget ng yung puro yes, dapat tumarget po tayo ng puro no. So para mas makuan tayo kung ilan ang no, magno-no sa'yo sa isang araw na pag-field mo. So yan, para mas ma-challenge tayo sa pag-field kasi kung puro yes po yung kwan, yung tatargetin natin
may limit lang eh. Kapag ka, for example, nag-target ka 20 years, o di, dun sa 20, nag-stop ka na dun. So, mas maganda kasi kapag ka 20 na no, ang tatargetin natin. Paano kapag ka dun sa 20 na yun? Kasi kapag dun sa 20 na no na yun, marami na pong mag-yes dun. Marami na pong mag-avail ng product, ganun po. Avail ng product package, so mas maganda po yung ganun na na sistema. Huwag po yun natin, huwag po tayong mag-concentrate sa yes. So, ang target natin ngayon, tatargetin ko ngayon is 25 no's sa maghapon. Yan. Kailangan kong makauwi sa bahay mga around 5 or 6 p.m. mamaya na. So, yun po yung target na kuan po natin ngayon. Target po na no's natin ngayon sa 25. Pagka 25 no's at na-target na po natin yun, no, di okay lang. At least marami na tayo, baka sakaling marami na tayong mapapa-yes o may makakapag-avail na po ng product at saka product package nyo. Marami na rin po yun kapag ganyan. At kapag nag-quan po kayo, for example, nag-yes po sila tapos wala po silang budget, kunin nyo po yung contact number nila para for follow-up. Yun po yung magiging personal leads na natin. No? Kunin natin yung contact number, kunin natin yung kung may Facebook sila. Mas maganda kung may Facebook sila, kunin ninyo para masendan po natin yung mga benefits, yung mga YouTube video na tungkol sa benefits ng Sunday Barbie. Para kapag sakaling ma-budget na sila, at least sa inyo pa rin po kukuha, no, yung magiging prospect po ninyo. Yan po yung pag-fulfilled. So, nasa kuan na tayo, yun, malapit na tayo. Malapit na tayo, Bulanang. Malapit na po tayo ng Bulanang. Excited na ako. 7:17 pa lang, so maaga-aga pa, meron pa tayong ilang oras para mag-field. 7, sabihin mo lang 8, kamo na lang 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 3, dapat 3 or 4 dapat naka-uwi na ako, nagkagayak na ako na pa-uwi, pero dapat 3 kasi dadaanan ko pa yung numberan mamaya, yung mga ibang kwan pa dyan, daanan pa natin para mas maganda kasi kapag lahat na yung mga dadaanan na natin, napapasbayan na natin para isang field lang, isang field work. So the other day, dun na tayo sa kabilang kwan naman tayo, sa kabilang bayan, sa kabilang lugar naman tayo. Bali bukas ang magfi-field siguro ako, around Tuguegarao area muna. Tuguegarao area ako bukas kasi yun yung nakaset dun sa kwan ko, dun sa itinerary ko. So yun yung isang ituturo ko rin sa inyo, no. Kailangan po nating kwan maglagay ng itinerary natin para alam natin kung saan tayo pupunta. At least magagayt tayo ng itinerary natin pagka pupunta tayo sa isang area. At least alam natin kung ano yung uunahin natin na pupuntahan. For example, sa akin dito, ang nilagay ko dito is ang una ko munang pupuntahan yung mga kakilala ko, yung mga dati ko ng clients sa URC, yung mga groceries, offeran ko yung mga yun, tapos offeran ko yung mga drugstore na dati ko nang nakuha na meet, tapos saka na lang po ako pagkatapos ko po nun, pag natapos ko po yun ng kwan, for example, tapos ko yun ng hanggang alas 11 target ko, pupuntahan na po natin yung mga iba pang kwan, pwede natin pagkuhanan ng benta. So yun po yung ganyan po yung mag-set ng itinerary, no? Dapat alam mo kung ano yung kwan. Ano po yung pangalan nito? Ano po yung gagawin mo sa maghapon? So, wag lang yung basta punta ako dito. Tapos hindi mo naman alam kung saan ka magsisimula, no? Yan po yung magandang ituturo ko sa inyo na strategy para po at least hindi po kayo maglumayo dun sa goal ninyo na ngayon kailangan mong maka 25 nose, ganoon. Ganoon po kasi yung strategy dun. Hindi, wag po nating tirahin ng bara-bara. So basta dapat naka-set din yung ganoon. Naka-set din yung isipan natin.
wag set tayo doon sa isipan natin na set tayo ng strategies. Yung pangalan nito, strategic plan, planning, mag-planning tayo para hindi tayo bara-bara move. At magkaroon tayo ng pandun, lalaki po ang organization natin at yung sales natin kapag ka gumagawa po tayo ng nagpa-planning po tayo, no? So yan po yung gusto ko pong ituro sa inyo. Yan. Ganyan po ang mag-feel. Hindi yung basta pupuntahan mo yung area tapos hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Kasi pangit po yung ganun na strategy na parang pupunta ka lang sa isang area tapos hindi mo alam kung ano yung unang puprospekin mo na pupuntahan. So kapag ganun kasi yung ideas na ipapasok po natin, medyo malabo po tayo magkaroon ng one result, no? So dapat meron tayong planning talaga, planning. Pinaka-importante is planning. Yan, malapit na tayo sa apat na ata tayo. Anong ban na to? Malapit na ata tayo. Yan. Oops. Tayo sa kwan. Bitukang manok. Pakwan na naman, kurbada na naman. Kasi kabisado ka naman tong area na to. Kasi dati naman na din akong kung nagagawin dito sa Tabuk. Kasi dating rota ko to. So yan, yan lang ang kagandahan ng may experience na rin ako sa sales. So malaking tulong din yung mga past na kwan ko, company, yung company na kwan ko. Kasi halos ito napuntahan ko na to eh. Kasi ito yung dating rota ko, almost kwan ako dito eh, nasa may git 1 year and a half ganun. Sa mahigit 1 year ang alam ko dito na area, naging area ko to eh, Tabuk. Yan. Ayun, nandyan na, malapit na. Clear na tayo ng Tabuk City. Yan, welcome to Tabuk na tayo. So yan. Yan guys, malapit na tayo. So mamaya magkukan na muna ako sa inyo kasi may papasbayan na tayo yung client, no? Yeah. Nakaset na kasi yung schedule, yung plan natin, yung plano. Nakaplano na yan yung mga pupuntahan natin, dadaanan natin. So sige, salamat po. Kapag mapanood nyo to mamaya, i-share ko sa inyo sa kwento. I-share ko ito sa pangalan nito, sa FB. So panoorin niyo na lang to. Sana matuto po kayo dun sa kwan, dun sa sinabi ko po tungkol sa pag-feel. So salamat po ng marami po sa inyo. Patuloy niyo lang pong suportahan yung ginagawa ko para po mas matutunan po ninyo kung paano gawin at paano i-venture yung sarili natin sa Santay business. So yan. So sige muna, patayin ko na muna po. May papasbayan na po tayong first na prospect client. So sige po, bye-bye.